Bakit Sir Boy Chan once again with another reaction video. Kasama ko nga pala, dalawa kong mga kaibigan. Hey guys. Hello guys, I'm Carl. And ako naman si Blaze. Oy, ano pala, Christian, di pala ako makakasigaw masyado. Kasi baka magising yung mga tao. Pero syempre, tatry ko pa rin sumigaw kahit pa paano. Syempre, si Lisa. So, game. Baka mabaril yan sa US. Anyways! Lalisa, music okay, video. Yeah. Solo Lisa, music video. Let's just go right in. Let's go! Gia. Lalisa. Go na. Oh my God, Lisa. Oh my gosh. Okay. Oh, baka sigaw. Oh. Solid the jacket. Japanese characters yun, ah. Hindi siya Thai. Okay. Lisa, love me love. Oh! Let's go! Hindi ako baka sumigaw ko. Hindi ako sumigaw. Ganda ng motor sana. Oh my gosh! Sajang Lim! Ang kita wala. Bumbayag vibes dun sa goggles. Let's go. Oh. Ano to? Ba't biglang... Ay, ba't naging cute? Naging cute pare. Sunshine vibes bigla. Shout out. Oh, I like that, ha? Oh, damn, bro. Mga ano to, mga mansanas na gold. Oh, damn. Belo maganda pare. Nakaka-addict naman yung chorus. Oh my God! Sino gusto mo na mag-share ng... Okay. ...ng experience nila dito? Bamboozled lahat. Bamboozled. Hindi bamboozled. Ano masasabi niyo? Wait lang. Ako minuman tubig. Sige, since may nauuhaw muna dito, yung isa naman nilalamig. Grabe yung start. Inexpect ko actually full English track to, be honest, pero biglang yung first verse Korean. Oh my goodness, tapos
yung visuals, yung mga scenes, ang epic. Anong nangyari dito sa isa na? Nalulunod na ata sa tubig. Pinaka-best best part para sa akin, sa tingin ko yung kwan. Yung bridge na rap, grabe ang solid para akong chino-choke. Kasi gusto ko magsalita pero di ako makapagsalita. Tapos, Astig rin yung pinaka-visuals na parang pinapakita yung pinaka si Lisa, pinapakita si Lisa kasi 'di ba may scene doon para siyang Thailand goddess, queen, Angkor Wat. Sa Thailand ba yung Angkor Wat? Mga throwbacks na may mga references doon na yun nga, katulad nga nung sa sinabi nila, etong Lala Lisa, etong Lala Lisa'ng music video or yung kanta, si Lisa lang makagawa. It's her song, it's her concept. Ang angas. 10 out of 10. Best solo ng kahit sinong Blackpink members para sa akin. So far. Oh! I'm saying it. Mas solid siya sa solo at saka sa From the Ground. From the Ground ba yun? On the ground. Okay. Na wala. Nawala na ako sa lupa eh. Ikaw, Carl. Blaze. Si Carl, go. Ano, maganda siya. Hindi. It's okay a yes siya. From me. Hindi, ano. Okay siya. May boses. Hindi, joke lang. May sayaw? Hindi. For me, as usual, what do you expect from Lisa, diba? Grabe yung dating niya. Tapos, ang ano lang sa akin, medyo nahilo lang ako kasi ang daming concepts, ang daming scenes nung music video na medyo nagkahalo-halo na sa utak ko. Hindi ko alam kung paano siya i-connect. Pero gusto ko yung part nung sa alin niya, yung sa bridge na sinabi ni Christian. Parang ano siya, parang continuation siya nung part ni Lisa sa How You Like That na yung Aladdin part niya, yung sa rap part niya, 'di ba? Parang continuation siya na nung sa Aladdin part ni Lisa may kasama pa nga siyang unggoy ata din, hindi ko alam. Basta may kasama siyang hayop doon. Tapos ngayon from that part naging ano na siya ngayon, parang queen na siya or goddess or empress na siya. Tapos may mga kasama siyang mga naka-rapper na ginto ng mansanas. Golden ticket. Pero golden ticket sa album ni Lisa. Let's go. Manifesting. Hindi, pero solid yung ano. Kasi as what we should expect naman, kanta ni solo ni Lisa. So as expected, very makoryo yung kanta. I mean, yung vibe ng kanta, ba maganda siya for choreography talaga, di ba? Hindi siya yung parang nakaka-hype siya, pero hindi siya yung kanta na parang nagbi-build up, continuously nagbi-build up for the hype. Parang, ano siya, consistently for choreo, yung choruses, yung verses niya. Basta, overall solid naman, pero hindi ko masasabi na ito yung best solo so far ng members ng Blackpink. So far, hindi natin alam. Malay natin pag si Jisoo na nag-solo, di ba? Pero so far, hindi ko masabi na best pa siya. Siguro kailangan ko papanoorin ulit. Yun lang. Solid insight. Actually, solid. Blaze, ikaw, ano masasabi mo dito? Okay, so mahina lang boss ko kasi nga, sabi ko na. Ang una ko napansin is that maganda siya kasi it's different. Kasi basically, di ba, kay Jennie and kay Rose, parang malungkot yung vibes nila, heartbroken, iniwan sila. Si Lisa, which is, yun nga, mostly inasahan ng mga Blinks is parang sad song siya na parang sassy vibes na parang, parang let's say, para makill this love, ganun. Yun yung nagustuhan ko una. So, si Lisa, gumawa siya ng bago. Then, pangalawa is, nagkanta siya ng 4 na vibes dun sa kanta. Vibe ba o beat? So, basically, yung practical na Lisa na nagre-rap sa si
Tapos bilang, di ba, naging, parang naging Barbie dahil siya na naging summer vibe. Eh, parang chill lang. Tapos kala natin, ah, okay, ganun na. Then nag-transition naman siya sa yun, ngayon naging goddess siya ng whatsoever. So, okay ako doon sa Miski video. Agree din ako kay Carl, hindi ko pa siya masasabi na siya yung the best. Kasi since nga wala pa si Jisoo, and lahat talaga sila is bias ako. Mahirapan talaga akong pumili sa kanilang apat. So, pero concept-wise, okay. Lyrics, okay din ako. Visuals lalo na. Choreo, okay din ako. I'm giving it also a 10 out of 10. Yun lang. Chef's kiss. Perfect. Ano ba to? Perfect experience. Very classic lang eh. Classic Lisa. Pero curious ako sa inyong dalawa. Kung i-rank nyo yung current na tatlong solo Blackpink songs, ano yung ranking nyo? Solos. Or pwede natin sabihin kung pantay-pantay sa inyo. Pero sa akin, ako muna. Kasi ako yung nagtanong eh. Mas trip ko to, personally. Number one to. Sige, sige. Go, let's do it. Number two. Solo. Number three, On the Ground. Kasi hindi ko alam yung title. Nagkamali ako kanina. Hindi ko siya vibe. Kasi, parang nga yung, hindi ko lang, si Carlata nagsabi nun, or si Blaze yung nagsabi na yung dalawang songs nga na yun, parang heartbroken song, or medyo sad vibes. Pero ito, 180 reverse, si Lisa yung heartbroken dito ng mukong na lalaki. So parang, wala, mas kakaiba lang siya. Ikaw, Carl. Ano, para sa akin, very difficult for me na mag-rank sa tatlo kung ano yung the best. Dahil all of them naman are very different concepts, very different. Ano bang tawag dito? Somehow, background, stories, kumbaga. Very different yung tatlo. Kaya medyo mahirap din mag-compare. Pero siguro, irarank ko na lang sila as to kung ano, kung gaano ko sila na-enjoy nung eras nila. Like, halimbawa, nung time na na-release yung solo ni Jenny, time na release yung solo ni Rosie, tas time ni na-release ngayon yung solo ni Liz. Siguro, for me, pinaka na-enjoy kong solo so far, Jenny, kasi since yun yung unang solo talaga ng isang Blackpink member, siguro, somehow nag-serve siya as build-up sa akin. Kasi, syempre, unang solo yun ng Blackpink member, so very hype talaga siya sa akin. Tsaka, na-enjoy ko kasi medyo matagal yung gap nung solo ni ano, 'di ba, ni Jenny, tapos nung release nung solo ni Cheng, kaya medyo mas nagkaroon ako ng ano doon, time doon para enjoy yung talaga yung solo na yun, 'di ba. Tapos sunod, for me, mas na-enjoy ko, para sa akin, mas na-enjoy ko yung ano, solo ni Lisa kaysa kay Rosie, kasi bad trip ako doon sa ano, solo ni Rosie, kasi kasama niya si Lauren eh. just for the sake of Lauren, ayun, homebreaker si, pangatlo sa homebreaker eh, basta hindi, joke lang, na-enjoy ko tatlo sa yung ayun lang, mas na-enjoy ko nga talaga yung solo ni Jenny noon. Pero mahirap sila i-compare sa isa't isa. Itong ranking, for the sake na mga nanonood, hindi namin sinasabi mas ma, or parang mapangit yung mga nasa baba. Lahat silang so solid, ah. On the record lang, lahat sila solid. Hindi, walang negative na thoughts regarding dun sa solo. So, next last, si Blaze. Blaze, ano masasabi mo? Ako kasi, so, ang opinion ko naman is that, syempre, iba-iba nga sila. Meron silang mga parang mastery. Kumbaga, let's say si Lisa, Jenny, more on rap. Si Rosie, we all know na doon siya sa more on sa parang side na pa-high notes. Vocals. Yung mga art. Yeah. O vocal siya. Hindi siya yung talagang yung mga ganun, something like that. Hindi siya yung tipong savage type. So, I'm gonna be honest. Yung kay Lisa, hindi ko pa siya na-feel. Kasi syempre, bago pa lang first na kumakita. So, I think it's gonna take a week siguro para ma... Kasi gano'n naman lahat, diba? Wala rin nung example, nung sa How You Like That. Nung unang di ko talaga siya natripan. So, as time goes by, natitripan ko na siya. So, I'm gonna rank. Syempre, una talaga, nag-enjoy ako kay Jenny. Jenny talaga.
Then siguro itatype ko na lang yung kay Rose and kay Lalisa. Yun muna for now. Kasi hindi pa ako makapag-decide kasi nga bago pa lang yung kay Lise. Grabe, kinukulitan so, nyo ata ako dito. Pares ko yung number one solo. Mga Jenny stans talaga to eh. Mga Jenny stans tong dalawa. Porkit may na-release lang kahapon eh. Talaga namin. May na-release lang kahapon. Ganyan na agad. Hindi siguro ano. O hindi ah. Ano yun? Ano ba yung na-release kahapon? Ay, yung CK ba yun? Oh, maganda naman ako si Jenny pari. Calvin and Klein. Hindi, ano, para feeling ko na enjoy ko yung kay Jenny kasi ano eh. Siguro yun nga kasi siguro pag yung kay Jenny sama-sama tayong hindi face hindi online yung gatherings natin. Kasi mas dama mo yung music video kapag magkakasama tayo talaga personally. Yun nga lang kasi COVID kaya ganito. Yung feeling ko naman magugustuhan ko rin itong kay Lisa. Hindi ko sinasabing pangit siya. Hindi ko palang na-feel yung vibe. Yun. Kaya tayo sila ni Rose for now. Pero mali natin sa December, si Jisoo na. Diba? Jisoo nag-rap. Kakakanta ng ano, Christmas in Our Hearts. Pure ano, pure English na kanta si Jisoo, mali natin. Si Rabbit Turtle. Gusto ko, gusto ko makita mag-rap si Jisoo, real talk. Pag nag-rap si Jisoo dun, matik, yun na yung top one sa solo list ko. Rap tapos English. Pwede, pag home sim was prime, sinasabi ko sa iyo talaga. Oh, no, wala pang ano no, wala pang rap si Jisoo sa buong kahit square one hanggang. I mean, stay, since buong, yung ice cream kasi parang rap na yung buong kanta eh, so. Hindi siya yung tipong parang, yung kay Jenny sa D4, mga ganun. Pero, we'll see. Tiyan natin kay, ano. Nakalimutan ko na yung favorite Blackpink song ko eh. Ayun yung nag-rap si Jisoo eh. Ano yun sa, yung sinauna pa yun eh. Sa Dududu. Ano yung mga, anong, ano yung mga kanta sa Dududu? Hindi, isa pa. A Whistle. See you later. Really? Forever. Really? Nag-rap si Jisoo dun. Nag-rap si Jisoo dun. See you later. Hindi, nag-rap nga si Jisoo dun sa Really. Ang solid na rap niya. Ayun ang sinasabi ko. Mm. Pero yun. May Basta. Gusto pa kayo add? Jisoo, grabe. Tapos, eto dagdag ko lang din ah. Si ito talaga yung bet ko sa mga rap. Si Lisa ba yung nag-compose na ito? Sorry, hindi kasi ako. Sorry, hindi Tio. Kasi ako lately informed. Tio ko fan eh, sorry. Fake fan kasi ako eh, kaya hindi ko alam yung ano, kasi yung nag-compose na ito. Pero forever man, gusto ko yung mga gantong rap, gusto ganito yung mga gusto kong rap, yung bet na bet ko talaga sa mga ano, rap lines ni Lisa. Yung sinasama niya yung, ano, yung in-incorporate niya yung pangalan niya dun sa rap. Wala lang. I just find it very solid. Ano pa ba? Yung diba? Mona Lisa, Kanda Lisa, mga ganun. Pwede, Mona pwede. Mona Lisa, Kanda Lisa, yung mga ganun. Tapos ito naman, L-A, L-I-S-A, basta. Solid. Say Lalisa, you love me. Lalisa, love me, Lalisa, love me. Ako po, ito na naman ulit-ulitin ko sabihin mamaya sa baba, tapos papagalitan ako ng nanay ko. So, grabe na, imagine yun, nung 2018, no? Parang abang na abang tayo kay Rose, tapos nandito na tayo kay Lisa. Ganun, bilis ng panahon tayo. Jisoo sunod. Grabe, parang dati. Tapos sunod, tapos next naman, naabangan na natin, ano, solo ni Bang Chan, ni, solo ni Chan, ni Chris Chan. Oo nga, kasi yung sample naman dyan. Pinagsasabo na ito. Solo muna yung aabangan namin next time. Ewan ko sa'yo, Carl. Doon na lang natin tapusin to. Ayoko na. Baka saan pa madawit tong pagsasolo ko dito. This has been your boy, Chan. With Carl and Blaze. Ayan, magsasolo si Chris Chan. Signing off. Yun lang. Ayoko na ituloy ito. Baka yung may mabanggit pa kayo sa air eh. Nung solong lalabas dito. Stay safe, guys. Anyong, peace out. Sim solo ni Christian guys, abangan nyo.